Kumusta man, balitaan ang talakayan. Hello, good morning, good evening sa ating mga kababayan. Abay, makinig po sa magandang balita na ito na aking tatalakayin. Ito po ay isang project or pilot project ng immigration ng Canada para mag-akit pa ng mga immigrant dito sa Canada through Atlantic Pilot or Atlantic Immigration Pilot Program. And na-extend po ito hanggang 2021. Eh, ang topic na gagawin natin ngayon ay hihimayin natin yung mga proseso sa lengguwaheng Tagalog para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Pero yung gagamitin nating reference ay mismong website po ng CIC para sa mga mas reliable na information na ating maibibigay sa inyo. Pero babasahin ko po ito in English at sa doon sa mga nangangamba na may mababang score doon sa IELTS nila ay huwag pong mag-alala dahil hindi naman kailangan ito ng mas mataas na score sa IELTS. Yung IELTS po ay required, so kailangan mag-practice na kayo ng English kasi ang Canada ay number one ng requirements eh marunong ka mag-Ingles. Dahil ang Canada po ay English speaking country, kung hindi naman French. Dalawa ang lengguwaheng ginagamit dito. So kailangan mag-practice kayo ng English. Alright, simulan na natin. So, ito pong Atlantic Immigration Pilot Program ng Canada. The Atlantic Immigration Pilot is a pathway to permanent resident for skilled foreign workers and international graduates who want to work and live in one of the Canada's four Atlantic provinces. So yung kung titingnan niyo po sa mapa, ang Atlantic provinces ay ang Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick. So ang mga link ay nandito po sa ibaba ng video kung gusto nyong himay-himayin. I-discuss ko lang po, ibinabalita ko lang po ito kasi magandang balita ito para sa ating mga kababayan. So kaya ginagawa nila ang pilot project na ito dahil gusto nilang punuan yung mga island o yung lugar ng isa sa mga lugar ng Canada na mayroong mababang populasyon. So ano-ano nga ba yung mga paraan para ikaw ay makasama or ma-qualify sa pilot program na ito ng Canada? So as of June 1, 2019,
Nakasabi dito, your spouse or common law partner can apply for an open work permit if you have a work permit through the Atlantic Immigration Pilot. Your job listed as a skilled type O or skilled level A, B, or C in the National Occupation Classification. Ipapaliwanag po natin yan sa ibang video. Dito muna tayo dun sa mga introduction kung ano-ano yung mga kailangan. This is an employer-driven program designed to help employers in Atlantic Canada hire qualified candidates for jobs they have been unable to fill locally. So, ang balita po kasi dito ay kailangan pa ng Canada para punuan ang Atlantic provinces ng at least 1 million population. So, to immigrate to Atlantic Canada through the pilot, you must be a recent graduate of a public or publicly funded institution in Atlantic Canada or a skilled worker who meets the program requirements. So, yeah, naman po ay yung mga nag-student permit na nag-aral sa Atlantic provinces. Apat po yung Atlantic provinces ng Canada. You can be living abroad or already be in Canada temporarily. So, yung mga kababayan natin na mga skilled engineer or kahit mga food servers sa Pilipinas o kung saan man ang panig ng mundo yung ating mga kababayan ngayon, ay maaari po kayong mag-apply as hindi po temporary foreign workers, ha? Pwede kayong maging immigrant kaagad pagdating dito sa Canada. So, you must receive a job offer from a designated employer in Atlantic Canada or participate in the pilot. If you receive a job offer from an employer, ask for a copy of the employer's confirmation of designation or tell them about the Atlantic Immigration Pilot and ask them to consider becoming designated if they aren't ready. So, sinasabi po dito, kapag kayo ay nakakuha ng... So, ang kailangan nyo muna ay maghanap ng trabaho. So, paano gawin yon? Nandito din po sa link natin sa ibaba ang job bank ng Canada. Official job bank ng Canada. Kung meron na po kayong employer, ask for a copy of the employer's confirmation of designation. Kung hindi naman po, sabihan nyo ang inyong employer na i-consider na maging isang designated employer bilang bahagi or makibahagi dun sa Atlantic Immigration Pilot program ng CIC. Kung hindi pa sila designated nito or miyembro or nag-participate nito. So, ano nga ba yung mga requirements? Pilot requirements. There are three programs in the pilot that employers can hire you through. You may qualify for more than one program, but you can only apply one. For all programs, you have to show proof that you meet the language, education, and work experience requirements, and that you have enough money to support you and your family when you come to Canada.
Tatlo po ito. Tatlong klaseng programa na nakapaloob dun sa pilot programs. Atlantic International Graduate Program, Atlantic High Skilled Program, Atlantic Intermediate Skilled Program. So yung Atlantic International Program o Atlantic International Graduate Program, in general, you must 1. Have a degree, diploma, or other credential from a publicly funded institution in an Atlantic province. Have lived in an Atlantic province for at least 16 months in the 2 years before getting your degree, diploma, or credential. Take a language test to show you can communicate in English or French. Mahalaga po yung IELTS. Show you can support yourself and your family when you come to Canada. Work experience is not required for international graduates hired through the Atlantic Immigration Pilot. The employer must also meet certain requirements. So, yan naman po yung para sa kapag ikaw ay under ng Atlantic International Graduate Program. So, kapag ikaw ay merong degree, diploma, or other credential from a publicly funded institution in an Atlantic province. So, i-discuss po natin ng separate yan para mas maintindihan dun sa other video natin. So, kaya please subscribe. Ang tututukan muna natin ngayon ay yung paano makapag-immigrate dito na galing sa Pilipinas, yung mga requirements. So, dun sa mga estudyante naman, ihiwalay po natin ang topic na yan para medyo focus tayo muna dun sa isang program ng Atlantic Immigration Pilot Program. So, ang susunod naman po ay ang Atlantic High Skilled Program. So, ang Atlantic High Skilled Program, in general, you must have work in a management, professional, or technical skill job for at least a year. So, yan po yung sinasabi ko, kailangan meron kang experience. So, tatalakay natin kung ano yung... So, kung huwag po kayong mag-aalala kung hindi kayo doktor or hindi kayo engineer. Dahil may mga simpleng trabaho po na masasabi nating skilled. Pangalawa, second is have at least a Canadian high school diploma or equivalent education. So, kung kayo ay high school graduate dyan sa atin, eh, pasi-certify nyo lang po yan sa DFA na kayo gumraduate ng high school. Okay na po yun. So, pangatlo, take a language test to show you can communicate in English or French. Show you can support yourself and your family when you come to Canada. Alright. So, kailangan, the employer must also meet certain requirements. So, ang susunod po ay ang Atlantic Intermediate Skilled Program.
In general, you must have worked in a job that requires a high school education and or job-specific training for at least 1 year. Parang mas ito yung mas may mababang qualification. Dito kaya tayo muna mag-focus. Target po natin yung mga hindi nakapagtapos ng college dyan sa atin. Hindi ang nakalagay dito ay Atlantic Intermediate Skilled Program. So, kaya palagi ko ito muna yung ating ito muna yung ating tututukan. Sumisingit si Joe Akaya. So, pangatlong requirements, take a language test to show you can communicate in English or French. So, ito yung kailangan ng nito ay score at least 4. Show you can support yourself and your family when you come to Canada. So, the employer must also meet certain requirements. So, nung papansin ko dito, bago kayo makapunta dito as immigrant, kailangan meron kayong kausap na employer dyan sa mga probinsya ng Atlantic, Canada. So, simulan natin dito sa Atlantic Intermediate Skilled Program. At yung Atlantic High Skilled Program ay doon sa isang hiwalay natin yung video. Yung Atlantic International Graduate Program ay yun sa mga graduates. So, dito tayo sa Atlantic Intermediate Skilled Program. Joe Arjaya. Okay, ano ba itong eligibility criteria for intermediate skilled workers Atlantic immigration pilot? The Atlantic immigration pilot has 3 programs. High skilled program, intermediate skilled program, international graduate program. Yun yung nabasa natin kanina. To apply for Atlantic Intermediate Skilled Program, you must find out if you're eligible. So, ito na. Number 1, find out if you're eligible. So, work experience. Ano nga bang work experience ang kailangan dito? In the last 3 years, you must have worked at least 1,560 hours. This is how many hours you would have worked in a year if you worked 30 hours per week. So ano po yan? At least 1 year. Yan po yung 1 year experience dun sa trabaho ninyo. So here's how to calculate your hours. Count hours worked in a part-time and full-time. So yung mga full-time jobs ninyo, hingi lang kayo ng certificate dun sa mga part-time or full-time. Kung hindi man kayo full-time dun sa trabaho ninyo, ikwentahin nyo yun. Kung naka-ilang hours kayo. O halimbawa, kung kayo nag-work doon ng 3 months at nakapagtrabaho kayo ng yung 3 months na yon, kung ilang day off, i-certify nyo lang po yun sa employer, ng dating employer ninyo. So the hours must be in one occupation. Halimbawa, kung kayo naging food service supervisor sa isang company, tapos lumipat kayo, ibig sabihin po dito, isang uri o isang klase ng trabaho na ang inyong ginagawa.
You must have been paid for these hours, volunteering, or unpaid internships. Don't count. Okay. So, ibig sabihin, you must have been paid for these hours. Ibig sabihin, employed kayo. So, yung volunteering or unpaid internship, don't count. Hindi po kasama. So, hindi nila in-honor yung volunteering or unpaid internship program, work. So, next is don't count hours when you were self-employed. Kung ikaw ay self-employed, hindi siya pwede. These working hours can be inside or outside Canada. So, kung kayo nag-work dito or nag-work outside Canada, kung kayo dyan sa Pilipinas, target po natin yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas or nasa ibang bansa na gustong mamuhay dito sa Canada. So, you can use your work experience to qualify for the Intermediate Skilled Workers Program in two different ways. So, ano nga ba yung mga work experience as Intermediate Skilled Worker Program? So, ulitin ko po ito. You can use your work experience to qualify for the Intermediate Skilled Worker Program in two different ways. So, may dalawang option po ito. Option 1, you have work experience at National Occupational Classification or NOC Skill Level C. So, ano po yung National Occupational Classification or NOC? Ito po yung job code or klase ng trabaho kung saan nakalevel yung inyong pinapasukan kung kayo ba'y matasabing intermediate skilled. So, nandito po sa link na ito, nasa ilalim, ang link ng National Occupational Classification. So, kinaklassify po ng Canada ang klase ng trabaho para masasabi kung paano nila masasabi na ito ay skilled or intermediate skilled. So, kung kayo po ay landscaper dyan sa atin or welder, ay pasok na pasok po yun. Or kung kayo ay mason or carpintero, ay naku, pasok na pasok po kayo doon. Yun po ang kailangan. So, ang laborer, so wag niyo pong gamitin ang word na laborer doon sa inyong mga application. So, kailan specific kayo? Kasi ang sa atin po, lalo na nagtatrabaho sa construction, may mga mason, pero ang tawag sa kanila ay construction worker or laborer. Pero mason sila. Nagsisimento. Kung kayo po ay marunong magsimento, nagsisimento, i-claim nyo po sa sarili nyo na kayo ay mason. Kung hindi naman, kung kayo ay ang tawag diyan sa inyo ay laborer at ang inyong trabaho ay nagkakarpintero, kayo po ay karpintero. Kaya kailangan po i-claim ninyo kung ano yung knowledge ninyo. Huwag niyong tawagin yung inyong sarili na as laborer. Yes, you are a laborer, pero ang trabaho ninyo ay skilled. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi po uusad ang proyekto na ginagawa ninyo. So, yun po ang aking suggestion. Tips lang po ito. So,
So, yung National Occupational Classification, tingnan nyo po ang inyong trabaho kung qualified, kung nakapasok doon sa nasasabing classification. Nasa ibaba po yung link. So, NOC or National Occupational Classification Skill Level C is a type of job that usually requires a secondary education and or a job specific training such as industrial butchers, long haul truck drivers, food and beverage servers. Oy, ito po ha, yung mga nagtatrabaho dyan sa atin sa mga fast food chains or mga restaurants. Ito na po yung mga pagkakataon ninyo. Option 2. You have work experience as a registered nurse or registered psychiatric nurse or NOC skill level A. Medyo mataas na po yun ha. Ang target natin yung mga ano medyo mababa. As a license or you are a licensed practical nurse. O yung mga nurse natin. So yung mga actually doon sa atin na yung mga nurse na walang trabaho ha. Or yung mga nurse sa atin na registered nurse na nagtatrabaho sa mga department stores at iba-iba pang uri ng trabaho na hindi related doon sa jobs nila. O, ito na po yung inyong pagkakataon. So, you have, isa pa dito ay you have one of the following job offer. A nurse aide, orderly, or patient service associate. Ang nakalagay dito, NOC skill level C 3413 or a home support worker or NOC skill level C 4412. O kung kayo nurse dyan, huwag nyo munang isipin na nurse, registered nurse kayo dyan. Pagdating dito, ang nakalagay na magiging trabaho nyo ay home support worker or a nurse aide orderly or patient service associate. So, yung mga nurse dyan, pumunta kayo dun sa job bank, hanapin nyo yung mga, alamin nyo kung nangangailangan ng trabaho ay nasa Atlantic Provinces. Pwede po kayong mag-apply direkta. Mag-submit kayo ng application. Nasa job bank po yung mga information ng mga employer. Huwag po kayong bastang kung kayo yung mga nag-a-apply dyan sa mga agency, mag-iingat po kayo. I-confirm nyo po yung trabaho. Pero ito yung mga nakanililing ko dito is ito po yung mga original. So, ang gagawin nyo kung gusto nyo mag-migrate dito, mag-apply kayo, makipag-communicate kayo sa mga employer direkta sa Atlantic, Canada at siguraduhin nyo yung in-applyan ninyo ay naka-registered or nasa job bank. So, pwede po kayong dumirekta doon sa immigration ng Canada dyan sa atin, sa embassy ng Canada. So, yung, or kung hindi naman, makipag-ugnayan kayo dun sa employer ninyo yung mga requirements na kailangan dahil mismo po sila ay magpo-proseso kung gustong-gusto kayong i-hire ng mga ito. Ang mangyayari po, sila yung magpa-process ng papers ninyo, isasubmit nyo lang sa kanila. Tapos, ang ginagawa nung iba, bibilang kayo ng plane ticket online, ibibigay sa inyo, and then imi-meet nila kayo. So, yun po as immigration or immigrant papunta dito. So, ito yung requirements. Another requirements, education. You must have one of the following.
Canadian secondary or high school equivalent or post-secondary certificate diploma or degree. Siyempre kung degree, iba rin. Siyempre pag nurse, kailangan mo degree. Doon sa mga skilled workers na high school graduate, ay wag pasok na pasok po kayo. Hindi niyo kailangan mag-alala na dahil hindi kayo college graduate, hindi na kayo pasok. A foreign degree, diploma, or certificate equal to a Canadian credential Canadian credential. You need an educational credential assessment or ECA report from a recognized organization to show your credential is valid and equal to a Canadian credential. If you already have an ECA report, it must be less than 5 years or less than 5 years old when we receive your permanent resident application. Ah, napakangit ng balita po. Ah. So, kaya yung inyong high school diploma ay pwede nyo yung pa-certify sa DFA at kung hindi naman sa Department of Education kung ano yung mga kailangan. Pero alam ko sa DFA sinicertify po nila yung inyong diploma or kung kayo graduate ng high school o yung mga nag-specialized school yung mga inano yung challenge nila yung mga hindi nakagraduate ng high school pero challenge nila yung exam. Hindi ko po alam kung anong tawag ng program sa atin dyan sa atin. Pero considered as a high school graduate. So inyong certificate, ipa-certify nyo po sa DFA na katunayan ito ay legit. So yung mga namemeke dyan, hindi po kayo lulusot dahil napakahigpit po ang immigration ng Canada. Ay dahil sila mismo ay nagve-verify sa DFA kung ito ay authentic. Kaya doon sa mga namimeke ng document, hindi po kayo makakalusot. So, language. You must take one of the language tests we approve. It will show you can communicate in English or French well enough to live and work in Canada. Ang Pilipinas is a English speaking country. Napakalaking chance po natin dito. So, learn about language testing for the Atlantic Immigration Pilot. So, yung link po nasa baba. If you have taken one of the approved tests, you can send those results if they are less than 2 years old and show you meet the level the program requires. So, yung mga scoring po dito, ang pinakamataas na score kapag kayo nag-exam ng IELTS or language English language test ay ang minimum requirements is 4. Pinaka-highest na score dito is 10. So, kung kayo ay mayroong score sa pagsasalita o speaking, listening, reading, apprehension. So, yun po yung sa IELTS. Proof of funds. You need to have enough money to support yourself and your family when you get to Canada. The amount you need depends on the size of your family. So kung kayo po ay single, ay yung $3,000 is okay na. Kung depende po yan, so the size of your family includes anyone you support who isn't immigrating with you.
So the size of family, the size of your family includes anyone you support who isn't immigrating with you. Halimbawa, dala-dala niyo yung anak niyo. Or ang family. So may katumbas po kung magkano ang dapat ninyong kailangan. So learn how much money you should have when you arrive in Canada. Okay. Nandito din po sa lahat ng binabanggit ko po dito ay nasa ibaba yung link. So ipopost ko din po yung itong binabasa ko dito sa description na nasa ibaba ng video para alam nyo rin po mismo. I-click nyo, basahin ninyo. So kaya mahalaga mag-subscribe po kayo kasi mahihimay natin yung mga programa sa bawat video. So yung mga link na nilagay ko dito, iisa-isay natin para mas maintindihan. Kasi ako po, nung ako'y dumating ng Canada, nung ako'y nakapasok na dito, ako na mismo yung nag-asikaso ng mga papers ko. So guidelines ko lang talaga yung guidelines na ibinibigay ng immigration ng Canada at wala nang iba pa. Kung may mga discouragement na o mga discouragement na mga ibinibigay na payo ng iba nating mga kababayan, ay huwag po kayong makinig. Ang pakinggan nyo ay kung ano yung requirements. Alright, tuloy tayo. Medyo na iiba na tayo ng topic. So, proof of funds, nasa ibaba yung link. So, if you already living and working in Canada with a valid work permit, kung kayo nandito na sa Canada, meron kayong valid work permit, or kung mayroon kayong open work permit at gusto nyong mag-file ng PR or maging immigrant na kaagad, ay tumakbo na po kayo dun sa Atlantic provinces ng Canada at sunggaban nyo po ang programang ito. So, sabi nyo, if you're already living and working in Canada with a valid work permit, you don't need to show proof. O, kasi meron na kayong trabaho. Halimbawa, kung meron ng, or kung kayo may nakapag-ipon na, dito, pwede kayong dumiretso doon at doon maghanap ng trabaho at mag-apply na kaagad ng PR. So, pangalawa, get a job offer. You must have a job offer that meets all of these requirements. The job offer was made using the offer of employment to a foreign national. Oh, may form po ito, ah. So yung form na ito na nasa naka-link din sa ibaba. Ililink ko po, may link po, i-click niyo lang. And para makita niyo kung ano-ano yung mga requirements na kailangan. So ang programa ng po ito ay hindi po kailangan ng LMIA or Labor Market Opinion or LMO. Ito ay employer direct driven program. Kailangan lo lang ipakita na kayo ay na-hired or mayroong job offer sa inyo. So, the employer has been designed as an employer taking part in an Atlantic immigration pilot by the Atlantic province. O, yung Atlantic province, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, or Prince Edward Island. So, where you'll be working. So, dapat yung job offer ninyo ay nakapasok doon sa Atlantic provinces. Or yung employer ninyo ay nakikibahagi doon sa Atlantic Immigration Pilot by the Atlantic province. So ito po yung halimbawa ang inyong inapplyan na
kasi may mga iba din pong employer na nag-hire, na hindi po nila alam yung mga proseso. Ang ginagawa din nila ay nag-hire sila ng agent. Kung mag-hire naman din sila ng agent, iba-iba po klaseng, iba-iba po kasi ang sitwasyon ng mga employer na nag-hire. May mga employer na siyempre ayaw magbayad ng agent. Pwede niyong sabihin na magtulungan kayo o makipag-communicate kayo sa employer ninyo o sa yung mga ina-applyan niyo na you will process the papers and or you want them to help process the papers or makipag-communicate kayo kung ano yung maaaring gawin. Lalo na yung mga nurses ay mga nag-hire ng nurse ay malaki po ang inyong chance ah. At dun sa mga skilled workers malaki din po ang chance ah. So sunggaban niyo lang po yung nakalagay sa job bank na mga nag-hire. Submit lang kayo ng submit ng applications at makipag-communicate kayo sa kanila. So ituturo ko rin po yung paghahanap ng trabaho using job bank or Indeed. Kasi minsan ang gusto nila mag-email ka lang. So the employer has been designated as an employer taking part in the Atlantic immigration pilot by the Atlantic province. Okay, nabasa na natin yan. The job must be full-time, meaning you'll work at least 30 paid hours per week. So, full-time is 30 hours. Dati po, 40 hours ang minimum. So, the job must be non-seasonal. In general, this means you have consistent and regularly scheduled paid employment throughout the year. So, ibig sabihin non-seasonal. So, kung sa agriculture, ay ibig sabihin kung walang trabaho ng winter dahil pang summer lang, yun po yung seasonal. So, the job is skill type level O, A, B, or C under the NOC. So, kung yung job level na nahanap ninyo, na may nangangailangan ng karpintero at nakalagay doon sa kailangan nagsimula sa level O, A, B, or C doon sa code ng NOC. So, NOC doon sa National National Occupational Classification or NOC. So, tandaan niyo po yun. Your employment is permanent, that is, there is no set end date. So, ibig sabihin, walang nakalagay na hanggang ganito lang kayo, 8 months lang kayo. Kailan specific that you are hired as a permanent employee. So, pangatlong requirements, submit your application when you and the employer have completed all the steps. You can submit your application. So, to save time, starting filling in your permanent resident application before all of the steps are completed. So, to save time, start filling in your permanent residence application before all of the steps are completed. So, ibig sabihin, pwede nyo na pong kunin yung application. Nasa link din po sa ibaba yung application for the Atlantic Intermediate Skilled Program. So, simulan nyo nang i-apply. Siyempre, pinakamahalaga, kung kayo mag-a-apply, siguraduhin yung
meron na kayong passport. Kasi pag ang hirap yung kinumpleto nyo na lahat, tapos na-hire na kayo, nakalimutan nyo, wala pala kayong passport. So, yung passport po ay sa atin, 10 years yan. So, kailangan nyo pong i-accomplish yung pagkuha ng passport. And of course, number one requirements, hindi kayo makakalipad kung wala kayong passport. So, yan po ang requirements ng Atlantic Intermediate Skilled Programs. So, explore natin pa ito, ah. Alright, yan lang po yung tungkol sa criteria ng Intermediate Skilled Workers Atlantic Pilot Program. Okay, yan lang po. Mag-subscribe po kayo sa channel na ito dahil ilalagay, gagawin ko pong playlist ang itong Atlantic Immigration Pilot Project Program ng Canada. So medyo basabasahin ko po ito at himay-himay natin. Huwag kalimutan, please subscribe. Yan lang po yung magagawa ko na ipaliwanag ito ng medyo dahan-dahan. So at magbibigay din po ako ng tips kung ano po yung kailangan ninyong gawin. Mahalaga mag-subscribe po kayo dito. So kaya medyo Tagalog po tayo dahil ang program po ito ay naka-design para dun sa ating mga kababayan. So meron din po akong ginawa hiwalay in English. Pero mas mahalaga po sana itong mga kababayan nating nangangarap na makapagtrabaho dito. Ang kagandahan kasi kapag nandito kayo sa Canada ay yung mga binabayad yung tax, napapakinabangan nyo. Yung mga programa ng gobyerno, yung health services nila, libre. Makikita nyo yung mga government workers talaga nagtatrabaho. So, kung ang pangarap nyo ay makapunta dito at pag-retired ninyo, may mga rason po kasi kung bakit tayo nag-a-abroad. Siyempre, yung equivalent ng money at yung buying power dito, malakas. At kung kayo retired na, eh magre-retired kayo kung gusto nyo mag-retired sa Pilipinas, at least dollar. Kung ang retirement benefits ninyo ay sabihin na lang natin minimum $1,000 a month. Eh kung itapos mag-retired kayo dyan sa Pilipinas, eh meron kayong retirement benefits na itatimes mo dun sa pera natin at dyan kayo magre-retired. So, 'di ba medyo
minsan ang iniisip natin, anong gagawin mo kapag may matanda ka na at gusto mo na lang, gusto mong mag-enjoy sa the rest of your life, eh may enjoy mo. Huwag tayo dun sa malungkot na side, ha? Dun tayo sa masayang side. Marami mang kalungkutan o mga challenges dyan sa atin o yung mga bagay na naging failure tayo, pagpasatawad na lang po natin at let's accept the reality that we have to move on and get some life. Alright, so much for that. Please subscribe. Isa pa. Kapag minsan, kapag kayo po'y lalo na dun sa mga contract worker na nandito na sa Canada, pwede nyo po i-process yung sarili nyong papers. At minsan, may mga like yung mga bagong dating dito na contract workers or naka workers visa, at wag po doon sa mga, kung may mga suggestion or mga payo yung iba nating mga kababayan or may mga discouragement na binibigay sa inyo, sasabihin sa inyong hindi ka makapag PR niyan, mahirap yan, wag kayong makinig. Makinig kayo dun sa sarili ninyo, yung requirements ng CIC. Napakadali lang naman po i-follow. Napakasimple po yung kanilang guidelines. Kailangan lang i-comply. Alright, so much for that. Please subscribe dahil maghahanap tayo ng kaliwanagan dito sa project na ito. Napakamagandang balita po ito. So, tatalakay naman natin yung Atlantic High Skill Program sa iba pang next video natin. At itong Atlantic International Graduate Program, para ito dun sa mga estudyante nating gusto magtrabaho kaagad, yung mga graduates natin dyan sa ating bansa or kung saan man sila naroroon. Alright, salamat! Mga kabayan, ito po ang inyong kabayan, Joe Arcaya, at subaybayan niyo po itong ating program sa YouTube channel na ito. Please subscribe po. Kumusta man, balitaan at talakayan. Joe Arcaya. Joe Arcaya.